Hello guys! So ayan, matagal-tagal na naman ulit ako hindi nakapag-vlog. So ngayon, magba-vlog tayo today. So alam nyo naman guys na di ba nagpapagaling pa ako from my therapy. So sa tingin ko is it's better na for now. Not unlike before, nung hindi pa ako nag-take ng therapy. So, ngayon, wala na akong nararamdaman sa heart ko na palpitation. So, I hope it's going well and very well para lalo tayong sipagin sa pagtitinda. So, ayun guys, no, magbibigay tayo today ng advice or ng tips sa katulad kong mga sari-sari store owner o sa mga nagbabalak na mag-sari-sari store. So, ano bang advice ang maibibigay ko sa inyo guys? Napansin ko lang kasi guys, no? So, syempre, habang tumatagal tayo sa business natin, sa ganitong klaseng business, matututo at matututo tayo. Kahit sa umpisa, hindi natin alam yung mga gagawin, yung mga price, lalo na sa mga pricing natin. So, sooner or later, matututunan din natin. So, sa mga baguhan, huwag kayong matakot na mag-start ng ganitong business. Kasi, although mahirap naman talaga yung ganitong business guys, no? Lalo na kung mag-isa ka lang. Katulad ko, mag-isa lang ako, wala talaga akong kapalitan dito. As in, kapag ka namimili ako, kailangan ko pang isarado tong tindahan ko para lang makapamili ako. And wala na talagang pahinga guys. As in talaga, grabe. So yun din ang i-consider nyo na kailangan din natin magpahinga paminsan-minsan. So ang ginagawa ko is pagka as in hindi ko na talaga kaya, kung may nararamdaman ako sa katawan ko is pinapahinga ko lang siya guys. So okay lang naman yun, mag-close lang ng isang araw ganun, para mabawi lang natin yung energy sa katawan natin, yung pagod natin, o at least mabawi natin ng isang araw. So okay na yun, di ba? Kasi sa atin mga tindera is nangihinayang tayo na magsara, di ba? Kasi sayang yung kita, kasi ang tawag sa business natin guys is active income. So ano ang ibig sabihin ng active income? Ang active income is yung ito lang yung pinagkukunan mo ng hanap buhay, ng income para sa pamilya mo. So kapag ka nagsara tayo is wala din tayong income. So mas maganda siguro kung mag-create pa tayo or mag-invest pa tayo sa ibang business, sa ibang bagay na yung pera natin guys is magtatrabaho para sa atin. Para at least kahit magsara tayo dito sa store, may aasahan tayo na passive income na darating. Kasi napakahirap no, na yung isa lang yung pinagkukuhanan mo ng hanap buhay. Kasi kapag kasarado ka talaga guys, as in, syempre hindi ka rin makakabenta, hindi ka rin kikita. So dapat talaga is sa ganitong business is kailangan talaga ng dedication talaga, hard work. So dumating na nga guys sa punto na nagkaka-anxiety na ako. Yes, talagang dumadaan ako guys sa anxiety minsan. Kasi you know na alam niyo 'yon na nung hindi pa ako na therapy is syempre iniisip ko yung fear, yung takot na paano kung bigla akong hindi na lang makahinga ganun. So yung takot is nandun sa puso ko. Parang ganun. So mahirap ang magka-anxiety, ma-depress, ma-stress, and pagdadaanan naman talaga natin yun guys dito sa business, di ba? Kahit naman sino sa atin, imposible naman hindi kayo nagkaka-anxiety. So ang advice ko sa inyo is huwag tayong masyadong magpakapagod,
magsara din tayo paminsan-minsan, bigyan natin ng time yung sarili natin. Yung ganun, 'di ba? At least ano ba naman yung isang araw na magsara ka lang, 'di ba? At least kahit papaano is meron ka naman sigurong na itatabi na pang extra sa kita mo sa isang araw na sarado ka. So ganun kasi yung ginagawa ko, guys. So I have extra money na kahit mag-close ako, meron pa rin akong ipon. So kailangan din natin yon, na kailangan mag-ipon tayo, kailangan mag-create tayo ng ibang passive income, pagkakakitaan, yung mga ganun, guys. Kasi kailangan natin maging handa sa mga ganyang bagay. Huwag tayong waldas dito, waldas doon. Kapag kakumita tayo, hindi ganun, guys, kasi hindi tayo maa-asenso sa ganung gawain natin. So yun lang ang ma-advise ko. Kailangan lang natin mag-ipon para sa kinabukasan natin. Kaya nga tayo nag-business, 'di ba? Para makaipon tayo para sa family natin. So swerte ko lang kasi wala akong sinusuportahan pa sa ngayon. Sa ngayon, wala pa. So, yun, mag-ipon lang tayo, guys, para darating din yung araw na yayaman tayo. Diba? Patunayan natin sa lahat na ang sari-sari store is talagang kumikita. So, yun lang, and sana mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bago na makakapanood ng video ko na to. And I hope this, guys, is useful to you. Bye-bye.